Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat? Today, panibagong video tayo. At sa video na to, i-update ko lang kayo dito sa naging content natin ng mga nakaraan. Kung naalala nyo, ito po yung pinagpares natin sa panibagong technique natin ng pagpapares. So marami kasi nagtatanong kung ano na daw ang update dito. So yan na po sila mga kaibon. Nesting na po, napakaganda po ng resulta. So yan po yung dalawa, nesting na po yan mga kaibon. At nakita natin kanina na nagme-mate na yung dalawa. So hopefully maging successful yung mating nila para makapagparami po tayo ng lutino. So yan po mga kaibon, nesting na po yung dalawa at nagmate na rin. So napakaganda po ng naging paraan natin, panibagong paraan natin ng pagpapares dito. Dahil mabilis yung naging resulta at talagang napakaganda ng improvement. So ito kasing hen mga kaibon, sobrang tapang talaga niyan. So kung mapapansin nyo naman ngayon, tahimik siya at talagang mag-asawa na yung dalawa. So kaya napakaganda ng naging resulta. So mga kaibon natin na hindi pa nakapanood doon sa ginawa natin ng panibagong technique ng pagpapares, pwede nyo yung panoorin. Baka magkaroon kayo doon ng kaalaman dahil tinuro ko po doon kung paano ko ginawa yung pagpapares sa kanila sa panibagong technique na ginawa natin. Baka makatulong po yun kung kayo ay nahihirapan magpares ng mga nabili nyo or pinagpapares nyo ng ibon dyan. So kung mapanood nyo yun, baka magkaroon po kayo doon ng konting idea at maging successful din po dyan sa ibunan ninyo. Dahil sa ginawa ko, naging successful, kaya po shinare ko sa inyo mga kaibon. So yan po ang update dyan. Nesting na po yung dalawa. So napakaganda dahil mabilis yung naging improve ng dalawa. Hindi na nag-aaway, talagang naging solid bonded at mag-asawa na yung dalawa mga kaibon. So yan, nesting na po. Yan. Napakaganda po ng dalawang yan. Ang lalaking ibon. So napaka-big size po niyan mga kaibon. Ang hen po niyan is yellow bulls split ino. Pinarisa natin ng lutino na cock. So mga kaibon, yan po yung dalawa. Yan. So yung ginawa kong technique dito mga kaibon, pwede nyo po yung gayahin para baka makatulong sa inyo kung nagpapares din kayo ng mga ibon. So ito, i-update ko rin kayo sa painakay natin. Ito, nai-content lang natin to ng nakaraang wala pa atang mayigit isang linggo. Yung unang pisaan nito na sinilip ko, ang lalaki na. Kaya natuwa ako mga kaibon, ang bilis ng paglaki nila. Yung isa talagang ang lalaki na mga kaibon. Nakakatuwa. Yun po ang parent niyan, green. Green opa, split pale, pinarisa natin ng split opa na visual pale na kulay blue. So yan po ang mga inakay nila mga kaibon, apat. So yan, ang lalaki, ang bilis lumaki ng mga inakay natin at talagang ang galing ng parent nila bumuhay. Talagang ngayon pagsilip natin puro may subo. Talagang mapapansin nyo yan, no? Punong-puno yung chick nila na yung chick nila mga kaibon. So punong-puno ng pagkain. Bibigyan ko pala kayo ng konting tips, konting kaalaman. Itong i-share ko sa inyo, base lang po ito sa experience ko sa tagal ko nag-aalaga ng mga ibon. So mga kaibon, marami kasi ang nagtatanong nito sa akin, lalo na yung gumawa tayo ng content na paano gumawa ng Project Lutino Opa. Ang dami nag-PPM nito sa akin or nagko-comment. Ang tinatanong nila kung ilang percent daw ba ang chance makapagpalabas ng visual. For example, yung mga parisa na sinasabi nila, visual, pinarisa ng split. Meron namang mga nagtatanong kung ilang chance ang pwedeng ilabas ng back-to-back split mga kaibon. So dyan po sa pagdating sa chart, meron talagang chart yung mga red eye. Pero mga kaibon, itong isishare ko sa inyo, experience ko to. Hindi po ako sumusunod dyan. Gumagawa ako ng content patungkol dyan, gumagawa rin ako ng chart. Yun ay basihan lamang at gabay.
kung ilang percent ang pwedeng ilabas. Pero pagdating sa totoong breeding, hindi mo po 'yan masasabi. Hindi na po 'yun masusunod. For example lang, itong nasa video natin ng mga inakay, ang parent nito visual, pinarisa natin ng split. Apat na inakay. So dapat sa ganyang parisan, visual tapos split 50%. So mapapansin nyo, apat yan. Isa lang ang visual. Bali parang 25 lang yan. So hindi po tayo dyan sumusunod. Baka sa susunod na kalats nito, mas marami pa yung maging visual. Ganun po kasi yan. Mahiwaga ang pag bibreed, mga kaibon. Kapag nagpares po kayo ng back-to-back visual, lahat po yan visual. Yan po ang lagi nyong tatandaan. Kapag nagpares kayo ng split by visual or back-to-back split, dahil mahiwaga po ang pag-iibon, hindi natin alam kung ilang percent ang pwede niyang ilabas. Dahil kapag sa visual, pinaris mo sa split, 50% ang chance. So yan, nasa video, mga kaibon, apat yan, isa lang ang visual. Meron tayong mga pagkakataon na nagbibreed tayo ng back-to-back split. Back-to-back split, mga kaibon. Sa apat na itlog, tatlo ang visual. So hindi din nasunod doon dahil sa ganong parisan, 25% ang chance. Sa ganong nilabas na tatlong visual, 50% na nga po kung iisipin yon. Kaya mga kaibon, ito sinishare ko lang, yung mga experience ko lang. So yan, may experience nyo yan sa breeding. Kapag nagbibreed kayo ng mga red eye, may experience nyo yan kung ano yung mga ilang visual ang nilalabas. Mahiwaga po ang pag-iibon, mga kaibon. Kaya hindi natin masasabi kung ilan ang ilalabas sa visual. Basta ang ibon natin, sure ang karga, maglalabas po at maglalabas siya ng mga visual. Hindi natin alam kung ilan, isa or apat sa limang itlog, mga kaibon. Yan ang tandaan natin. Kung gusto natin lahat visual, ang maging anak, maggamit tayo ng materialis na back-to-back visual. So tayo, kahit ganito, apat, isa lang yung visual, pero ang parent ito, visual, pinarisa natin ng split. Nagpapasalamat pa rin tayo, mga kaibon. Biyaya po yan. Kahit meron man o wala, sanay na tayo dyan. Nagpapasalamat pa rin po tayo, mga kaibon. So, yun lang, mga kaibon. Thank you, na-share ko lang po ito sa inyo. Sana magkaroon din kayo ng konting idea. Thank you, maraming salamat po sa inyong lahat. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat, mga kaibon.